First of all, maraming salamat po, Kuya Ronald and Kuya Carlos, sa opportunity po na ito na kayo po ay makausap namin for your testimony. First question po, ano niyo po nakilala si Jesus Christ? So, sa akin po kasi, paano ko nakilala ang ating Panginoon sa Kristo? Ang unang daan po na nagbigay sa akin ng pagkilala sa ating Panginoon, nung ako po ay nagtatrabaho sa House of Praise ng Dawapin. Ngayon po ay may mga Christian song na pinitinda namin, and then nag-apply ako, sabi ko kay God na Lord, bigyan mo ako ng isang magandang trabaho na magbibigay sa akin ng satisfaction sa buhay ko. And then sabi ko, pagkabawang nagkaroon na ako ng trabaho, eh, promise mag-isimba ako. So, that time kasi ano pa ako noon, Catholic pa ako noon. Sabi ko, every Saturday mag-isimba ako. So, and then yun nga, no, bigyan ako ng Panginoon ng, ano, ng trabaho. Ingat, doon ako napunta sa House of Praise. Habang ako'y nasa Esimba Hornon, no, na-destino ako doon dahil ginawa nila ako parang believer. And then, nung nandun ako na lang mag-isa, siguro mga around 7 PM yun. Talagang natatandaan ko. Eh. Meron isang songs doon na talagang nagano sa akin, nag-trigger no, sa heart ko, na napakagandang lyrics eh. So, ayun yung unang nagbigay, nung nagbukas sa akin, sa puso ko, na nagkaroon ako ng interest about kay God, about sino ba talaga si Jesus Christ no, sa buhay natin. And then yun, sunod-sunod yun, lagi akong nakikinig noon dahil sa trabaho kasi ako yung pinaka-closing eh. Kumbaga sa mall, pag umuwi na yung mga kasama ko, ako yung natitira doon, and then nandun yung time na moment na talagang nga mo nakikinig ako ng Christian songs, eh binabasa ko yung mga lyrics. Talaga na yung unang nagbigay sa akin, nagpanambot sa akin puso para magbigay ng God about kay God. And then nung nailipat ako dyan sa may bandang Tutuban Mall, I think sa Prime Block eh. Then nagkaroon ng branches doon, ang House of Praise. Parang kiosk lang siya. And then nakilala ko si Brother Erwin Tan. Siya rin siyang member ng Gospel Church of Manila. So naging customer ko siya. Siguro buwan-buwan o siguro twice a week pupunta siya para bumili ng mga CDs and tapes. Then naitanong ko siya, sabi ko, Sir, sabi ko, ano ba yung ginagawa mo sa mga binibigay? Kasi ang dami niya nabili sa akin. Sabi niya, ito yung aking ministry na binibigay ko sa mga empleyado ko, sa mga kaibigan ko, sa mga best friend ko. Binibigay ko sa kanila, although hindi ako makapag-share ng gospel, pero ito yung way ko para magkaroon sila ng daan at magkaroon sila ng interest about kay God. Tapos sabi niya sa akin, ikaw, Brother Ronald, sabi niya, ang tagal ko nang bumibili sa'yo, pero punta ka naman doon sa church namin para at least maranasan mo naman. Una, ayoko eh. Kasi siyempre, Catholic nga. Baka kasi yung, alam ko, pag sabi yung born again, parang weird yan. Parang very religious. And then, tapos, pang-apat na punta niya, sabi sa akin, alam mo, Brother Ronald, sabi niya, ilang linggo na akong bumipili sa'yo. Ang dami na napili sa'yo. Tapos hindi mo pa sinasagot yung pag-invite ko sa'yo. Tapos sabi ng kasama ko, sige Ronald, punta ka na doon. Kaya naman sa customer, baka sabihin, inaanong siya, binabaliw wala siya. Kasi sabi sa akin, sige ka, magambawang tumanggi ka dyan, baka di nagbumili sa atin yan. Sabi sa akin. So ginawa ko, siyempre na, ayaan na lang naiya ako sa regular customer namin. Kay Brother Erwin Tan. So, sumasama ako noon. Ang unang attend ko is yung sa may midweek, yung spring Wednesday. I think 12:45 yata. Ay, 12:15 yata magsisimula siya. And then matatapos siya ng 12:45. Parang ganun sa midweek dito. So, nagbibigay pa ako ng flyers noon. Kasi nga, para lang makahikahit ako ng mga member ng GCM no, para makabili sa amin. So, yung purpose ko. Hanggang sa dumating yung time na talagang pumupunta na ako sa church sa GCM noon. Hindi lang parang sa customer, hindi lang para sa makapunta sila doon, kundi para mag-worship sa Panginoon. So ayun yung pinaka talagang moment na nakita ko na talagang I accepted Jesus Christ as my personal Lord and Savior. Nung
year 2000, 2001. So yun, no, sumula noon talagang hindi na sa customer, no, eh pupunta ako doon hindi para sa Panginoon talaga na na ano na siya yung talagang dapat nating sambayin sa spirit katotohanan. How would you describe your relationship niyo po with God sa nung nagsisimula pa lang po kayo sa Christian? Ako po kasi nung simula nang tinanggap ko ng ating Panginoong Jesus sa buhay ko bilang personal savior and Lord, siya sa mga mag-describe ko kasi yung pagiging father niya, no? Pagiging father niya sa akin, no? Yung pagiging fatherhood niya, at the same time, yung pagiging lordship niya sa akin. Kasi ayun ang unang tinignan ko. Kasi nung that time na hindi pa ako mananampalataya, siyempre ang pagkilala natin kay God is God siya. No? Ang pagkaalam natin kay God ay doon lang siya God. Nasa langit lang siya. Tayo nasa mundo. And then pagkambawang nagdadasal tayo is ganun na lang. No, ganun na lang yung ano, parang Lord, thank you. Tapos kailangan ko ng ganito. Pahingi ng ganito. So, ayun yung usually that time na hindi pa ako mananampalataya. Usually, alin yung laging rotation, no, ng buhay ko, no? Although, alam ko may God. Alam kong si Jesus Christ is nag-sacrifice ng buhay para sa akin. Pero yung pagiging lordship niya sa akin at saka yung pagiging savior niya and pagiging father niya about sa akin, ay naranasan ko lang yun, madidescribe ko lang yun nung simula nung ako po'y nag-start na magbasa ng Bible. Diba? Ang unang hinanap ko kay God, yung sinabi niya sa John 1:12, di ba sabi niya ron is ano eh, ay ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. So yung unang sinik ko talaga sa kanya na nag-pray talaga ako, Lord, sana sabi ko sa aking buhay, no, darating yung time na maranasan ko yung pagiging ama. Kumbaga, ang sa akin noon is pagkaunawa ko noon before eh, inadapt niya ako, no? Inadapt niya ako bilang anak niya. No, pinatawad niya ako sa mga kasalanan na nagawa ko. At the same time, pinapatawad niya pa ako sa mga kasalanan na magagawa ko pa. So, yun yung magandang nakita ko na masasabi kong benefits ng isang anak na humihingi ng tulong sa Panginoon, humihingi ng tulong sa kanyang ama, na bigyan siya ng kapayapaan, bigyan siya ng grace, mercy. Kasi di ba sabi nga sa Romans eh, makakatawag tayo sa ating Diyos bilang Abba Father. No? Ayun yung pinaka-best na nakita ko na relationship na madidescribe ko, no, sa buhay ko, na talagang nagbigay sa akin ng pag-asa na hindi lamang yung ako, no, pati yung mga mahal ko sa buhay na pwede kong i-recommend. Pwede kong i-recommend si Jesus Christ nung that time na yun, na kasi ako pa lang po yung naging Christian nun sa amin. So, ayun ang pwede kong i-recommend sa family ko, yung about sa aking faith, na dapat nakikita to sa aking buhay, na meron na akong relationship sa Panginoon, sa Panginoon Diyos. Dahil ayun lang talaga yung ano, yung pwede kong ibigay sa pamilya ko, na makikita sa buhay ko na sumusunod ako sa aking ama, na meron akong ama na even now wala man akong nakagis ng ama, or masasabi kong wala man akong sa paglaki ko, no, sa pagtanda ko, wala man masyadong gumabay sa akin ng isang ama. Nandiyan ang Panginoon, nandiyan ang ating Diyos Ama, na siyang gumabay sa akin habang ako'y nagmamature na nakasakasama ang pamilya ko, kasakasama ang ating pamilya. Next question po. Ano naman pong sa tingin niyo yung biggest challenge or challenges sa buhay niyo bilang isang Kristiyano, yung nakapagpatatag ng inyong pananampalataya sa Panginoon, or talagang nakapagbago po ng buhay niyo? Sa akin naman po, yung big challenge sa akin since siguro 2007 niya sa akin. So, ito po yung masasabi ko po na malaking dagok para sa akin, para sa pamilya ko, para sa asawa ko, para sa magulang ko. Yung namatay po yung aking ulang anak, si Emmanuel.
He passed away siguro, ano po yun, September 30, 2007. So, yun po yung isa sa mga malaking challenge na mangyari sa buhay ko bilang sa child. So, talagang ano, talagang nandun yung time na bilang tao, nandun yung time na depressed ka, yung mourn, no? Yung grief, nandun, and then dumating sa point na actually, nagtanong ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, nagtatanong ako sa iyo, pero hindi ako magreklamo. So, nagtanong sa kanya, Lord, bakit nangyari sa akin? Kailan nalampalataya na ako sa iyo, kung kailan naglilipod na ako sa iyo. Eh, dumating pa yung mga ganito okay, sa buhay namin. Sabi, Lord, dalangin ko lang, sabi ko, tulungan mo akong balik up yung family ko. So, Lord, kung ito yung purpose mo para sa akin, kung ito yung layunin mo, kung ito yung plano mo para sa buhay ko, so, Lord, mag-manifest ka. Yung kaluwalhatian mo ang siyang pagiging buong bibig ko pag ako'y tatanungin ng kamag-anak ko yung mga mahal ko sa buhay. And then yun, after that, talagang naimasmasan ako. Kumbaga, talagang nakita ng Panginoon kung ano yung sasabi kong katapatan ko para sa kanya. Kasi may mga tao na ano yun, nakikit sa ginagawa ko. Lalo pag mahal sa buhay, magiging parang involved. Talagang may mga tao na ano na tatalikod. No? Sana nung pero ako, talagang yung presensya ng Panginoon. Talagang inaliwa ko ng Panginoon yung pinakita sa akin ng Panginoon na yung anak ay safe na, no? Kapiling ko na siya, huwag ka nang mag-aalala. So, ayun po yung talagang naging pagkakita sa akin yung inspiration na umarap pa rin sa paribagong buhay na wala nga. Nung pumunta sila Pastor Greg, no, sa funeral service. So, andun yung paggamit ng Panginoon, no? Hindi lamang kay Pastor Greg. Kumbaga, sa akin na rin, no? Maraming question ng nanay ko, maraming question ng kapatid ko, sister ko, maraming question ng brother-in-law ko, ba't nangyari? Hindi na-explain. Explain ko naman, and then na ano ko naman, napaliwanago ko na gano'n, kung ano man ang pagsubok na dumarating sa atin sa mundo. Nandiyan ang Panginoon, katapatan ng Panginoon. Nandiyan. So, because of that, no, naging Kristiyano sila. Sa pamamagitan ng pagkawala, minawala sa amin, and then may dumating na bagong plano ng ating Panginoon. Ayun pala ang purpose niya. So, doon na unawaan na talagang ang Panginoon, talaga napakabuti ng Panginoon dahil hindi niya kami inayakan na malugmok na lang sa ganun or mag-focus na sa ganun pagsubok na hindi namin kayang harapin. Talaga nandun yung kagandahan doon ng Panginoon na ang bayaw ko, sister ko, ang nanay ko, naging Kristiyano, na naging ano sila, naging mananampalataya sa Panginoon. So, pamamagitan doon sa sirip mo na ginawa ni Pastor Ray, then yung explanation ko rin sa kanila about kung bakit nangyari sa so, isa pang challenge po na naranasan ko naman as a being church planter or as a being servant ni God. No? Yung siguro sa akin yung about sa ano sa physical strength. No? Dahil siyempre, ano po yung bang time na nagtatrabaho ka, tapos yung hati, yung heart mo, nagtatrabaho ka the same time meron kang nagsiserve ka kay God. So doon nagkakatulog doon yung pinaka-challenge ko hanggang sa ngayon ayun pa rin po yung challenge ko na talagang masasabi ko na struggle po ako kasi ang trabaho ko po kasi from Caloocan to Cavite. Okay, umuwi ako ng sa from Caloocan mga alas 5 nakakauwi na ako sa bahay gabi na. So yung mga pinaka- ko ngayon sa akin, sa personal ko. And then, pagdating sa ministry, ang struggle ko nung, siguro ang challenge po sa akin, yung mga taong sinashare namin ng gospel, yan, mini-ministry namin, siyempre yung
yung emotion kasi minsan kung hindi ka talaga matatag, maano ka, kumbaga, nandun yung ano, nandun yung pag-reject ng tao sa'yo, no, yung pagbabaliwala ng tao sa'yo, especially kung bawang nag-disciple ka or nag-Bible study kayo, no, merong time na inaantok yung mga yung mga binidisciple ko. Tapos merong mararaman mo na may mararamdaman mo na hindi sila interesado sa mga word of God na binibigay mo. This is the same time yung challenge na ano yun, yung para sa sabi ko na imitation o yung limitation na naranasan ko yung sa yung time na binibigay ko sa ministry. Kasi talaga yung talagang ano ko, talagang hindi ang ngayon prepare ko pakigat na talagang bigyan niya ako ng mamanage ko yung time ko. Kahit bigay ko yung 100% ko sa paglilipot sa time. Especially yung ano nga yung sa financial thing. So very challenge po sa akin yan. Na talagang si God, kung hindi lang talaga sa mercy ni God mo, grace and mercy ni God talaga. Talagang ano ito talaga. Mag-aano kami sa ano, mag-aano. Mas pa-focus ako dun sa trabaho ko kasi ay lang yung pinukuhaan ko ng income eh. So kung hindi ako aasa kay God at hindi niya ako hindi masusupply yung pangangailangan ko, talagang ano ako talagang baka umiwalhin na ako sa ministry. But yun nga, ay nag-isugulat talaga. Siya yung nagsusupply sa akin. Siya yung nagsusupply sa akin. Brother Carlos, kung ano man yung aming mga pangangailangan, especially yung strength, no? Yung strength, yung karunungan na binibigay niya sa amin. At the same time, yung ano yung commitment namin na binibigay sa amin ng Panginoon na talagang nandun doon kami nakapokus. Yung pagiging devoted namin kung paano namin sa pagiging in a way na kaya namin in a way na kung saan po yung kakayanan na binigay sa amin ng Panginoon, ayun po yung aming ano, ayun po yung aming binibigay no, sa mga taong inaakit na sa amin. So nabanggit nyo na nga po no, lahat ng mga naging challenges, mga naging hardships when it comes to personal and even yung sa ministry po as church planters, as missionaries ng church. So, ang question ko po is, what made you, despite lahat po ng mga, of course, I think na in-expect nyo na rin po yan, na magkakaroon po ng hardships talaga. Pero what made you decide na talagang to go for it? To really commit na maging church planter or missionary ng simbahan. Sa akin po ano ang patuloy na nagtutulak sa akin po kasi di ba po pagka tayo po isang Kristiyano and then kapag patuloy po tayong nakikinig na kanyang salita. Pag tayo po ay nagkakaroon ng ano na nagkakaroon po tayo ng desire na alamin kung ano ang katotohanan para sa Panginoon. Sabi nga, di ba, ang pananampalataya ay bunga na pakikinig. Pakikinig sa salita ng Panginoon. So kung ako po, kung tayo po ay papatuloy no, sa pag-search ng salita ng Panginoon, wala naman po natin yung katotohanan. So ayun po yung nagtulak sa akin. Kasi ayun po yung mga promises na binibigay sa atin ng Panginoon. Talagang nangyayari po talaga sa atin. Kung ito po yung sinusunod po natin. Siya sa mga nagtutulak po sa akin para tuloy-tuloy po rin po ang pag-decide ko na magpatuloy sa pagiging church planter or missionaries. Is yung sa kay Joshua, sa Joshua 1:9, sabi niya po dun, di ba, be strong and take courage. Do not be dismayed, do not be afraid, for I am the Lord, your God. Sabi niya doon na, I will be with you wherever you go. So ayun po yung nagbibigay ng kalakasan talaga sa akin. Na talagang kahit saang aspeto magpagsunod po sa Panginoon, ang promise niya is kakasama natin siya, no? Kasama natin siya kasi siya po yung Diyos na kung titingnan natin kung ano appreciate po natin yung kagandahan ng loob ng ating Panginoon. Ayun po yung magtutulak sa atin eh na magpatuloy eh. Kasi sa tuwing tayo po ako po personally po, sa tuwing makakaranas po ako ng mga pagsubok ng mga trials sa buhay ko. Titingnan ko po yung nakaraang pagsubok na ibinigay sa akin ng Panginoon na pinagdurutan niya.
nakasakasama ko siya. Nakasakasama ko siya na pagtubo pa yan. Kasi minsan ang ano ko po, ang motivation ko kasi ganito po eh. Kung si God, tinulungan ako before, tutulungan din niya ako ngayon. Kasi nandun yung katapatan ng Panginoon eh. Nandun yung katapatan niya na sasamahan niya tayo. Diba? Kaya nga sabi niya nga po sa ano eh, sa Matthew 18:28 po eh, di ba sabi niya, go and make disciples of all nations by teaching them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Yung sabi niya nun, di ba? Sasamahan ko kayo until the end of the age. Kumbaga nandun yung ano eh, nandun yung pangako niya sa atin na hindi niya bibigay yung isang task o yung isang gawain na alam niya na hindi natin kaya. So, kumbaga tayo lang naman po ang isang tumatanggi doon. Pero kung ako po naniniwala kasi na habang bibigyan niya tayo ng mga mission or purpose o layunin sa buhay natin. Tagang nandun po siya. Kasi alam niya na doon sa pamamagitan po noon is nahuhubog po ang isang tao sa kanyang mga naranasan, sa mga blessings, sa mga kalakasang binibigay ng Panginoon sa buhay natin para maharap po natin at magawa po natin ng buong puso yung mga plano ng Panginoon na hindi lang sa buhay natin, kundi sa buhay pa ng ibang tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Sa ngayon naman po, ano po yung ilang months or years na po ba kayo sa church planting? Nag-start kami is last year yun. Tapos one year na kami. One year na po. Ngayon is more on ano kami, mga kabisiwan, GOG. Apo. Tapos yung nasa 6 verses, follow up. Ayun naman yung tinuti namin na ano, kasi minsan, mga busy yung mga tao doon. Paminsan-minsan. Kasi hindi ko na makuha, mahagilap sila dahil mga ano busy. Pero may mga time na pag nakita ko sila, yun, nag-share na ako. Nagkakapag-ubisa na ako. Sa mga 6 verses siguro, mga 3 verses, 4 verses ako. Sa kanila, pupunta ako sa bahay. Trip out. Kwentuhan. Tapos sunod noon, inaano ko na yung 6 verses. Follow up. So, ayun. Lumalakad yung araw o linggo. Hindi po pwedeng hindi ko sila mag-guide na salita ng Diyos. Kailangan kung may pagkakataon sila na makausap ko sila, pinupunta ako sa bahay. Sharing. Kaya pinapasa ko na yung mga 6 verses. Nagsimula na rin kaming isa pa sa mga, kasi sa kanila kasi kaya Brother Carlos is yung GCM Malagasan. Buanda na Malagasan. And then mag-start na rin ako kami ni Brother Carlos sa may malapit din doon sa amin, which is Green Estate subdivision. So mag-start kami doon December. Hopefully, no? God's will. Panginoon, magtuloy-tuloy po na makapagpatayo din tayo ng church po doon sa Green Estate. Opo. Sa loob po ng 1 year na yun, na pag-church plant, pagiging isang missionary ng church, ano po yung sa tingin nyo na pinaka rewarding naman po? Actually, ano po eh, pagkahalo po yung ano eh, yung naramdaman ko that time na kinilaga kami nila Pastor Greg sa Bible, Bivocational Leaders. Ano eh, magkahalong ano eh, excitement, no? Exciting ka, the same time, kinakabahan. Kasi nandun yung ano yung time na gusto namin maglibot sa Panginoon, pero nandun yung hindi ko naman po masasabing doubt, kaya lang nandun yung kaba na matatanong ko sa sarili ko na ano pa ba ako? Worthy pa ba ako maglingkod sa Panginoon sa larangan ng ganito na mag-preach ka, magkakanta ka ng discipleship? Sabi ko, kasi nasa edad na ako, nasa 48,
nasa 48 na ako. Sabi ko, kaya pa ba Lord? Kaya pa ba ng kakayanan ko? Sabi ko. Pero si God kasi, ano eh, andun yung sabi natin na minsan di mo maarap yung kanyang plano, no? sa buhay namin. Kasi, exciting kasi, ano eh, meron kaming, sa kabila ng aming edad ni Brother Carlos, tsaka yung mga ibang Bible, eh, nababibigyan kami ng pagkakataon ng ating mga Panginoon, ng Diyos na maglingkod pa rin sa Kanya. Sa pagdiyan sinabi ko, ayon sa aming mga kakayanan na ibinigay sa aming Panginoon. Na-excite kasi kami dahil yun nga, yung hanggang sa huli ng buhay namin, yung mapaglilingkuran namin ng ating Panginoon, no, sa pag-share ng gospel, sa pag-asikaso ng church. At the same time, nandun pa rin yung kagalakan namin na maglikod sa Panginoon. Kasi nandun yung magmamatured ka pa rin. Eh. Kasi doon ko napatunayan na hindi porque nag-church ka, nung matagal ka nang mag-church sa isang church, pero hindi ka lumalago sa Panginoon, I think yung spiritual mo is baby pa rin. Kaya, ang good thing na nangyari sa amin is yung spiritual gift na binigay sa amin ng Panginoon para maglikod sa Kanya, para i-pursue yung plano ng Panginoon, is nagagamit namin. At the same time, nagkakaroon kami ng maturity, no, sa paglilikod sa Panginoon. Kasi nandun yung pagsubok eh. No, nandun yung challenges, nandun yung obstacle. The same time, nandun yung Panginoon para gabayan kami. Nandun yung sa pamamagitan ng experience na gagawa namin. Nagkakaroon kami ng kaunawaan at the same time, yung katuruan, no, na ganito pala to, dapat pala ganito gagawin natin. Dapat pala ganito pala yung mangyayari natin. So nandun yung doon ko pa rin na pagana yung masasabi kong yung bibigyan ka ng desire ng Panginoon na at saka burden na sa tingin natin sa tingin ko bilang tao, ay mahirap. Pero kahit mahirap, sinusunod namin. Kung baga natin yung excited. Nandun yung, yung challenge talaga na kahit anong nangyari, harapin natin ito. No? Rain or shine. Ganun yung gagawin namin. No? Kahit, basta kahit sabihin pa sa atin na mga kulto yan. No? Kaya yung mga puro religious yan, pero ano naman. No? So, ayun po yung isuling ang kalanin ng pagiging born again is wala na, religion lang. No? Kumbaga, hindi na sila makakaninilagawa yung mga gusto nilang mangyari. So, ayun po yung talagang excitement na nakikita namin na minsan, no, dumating sa point na sobrang sobrang kaba namin. Yung taong gusto namin sharan, minsan, nakikita namin yung mga maling ginagawa niya kaysa yung desire namin na tulungan siya para makilala niya. Kaya lang, siyempre, that moment, mayroon kaming sinasabi namin, binababad namin sa panalangin kasi nandun yung maturity na tuturuan ka ng Panginoon pa paano ka manalangin talaga sa Kanya. Yung hindi lang manalangin na basic na yung araw-araw, routine, yung pinapanalangin mo. Mas lalangin pa pala yun kapag bawang sumusunod ka na sa Kanya talaga. Ayan. Sige po. Ito na po yung last segment natin. Dahil... Ang bilis naman kasi bitin pa si Brother Carlos. Bitin pa po ba? Ayan. Dahil kayo po ay part ng 40 God Stories, kayo din po ay advocates na Each One Bring One campaign ng Gospel Church of Manila para po sa ating 40th anniversary. So, pwede niyo po bang i-invite yung ating mga manonood para po mag-participate sa ating Each One Bring One campaign. Ay po, good day po sa lahat at sa lahat po ng mga member ng GCM, Gospel Church of Manila, sa pangunguna po ni Pastor Greg, sa mga pastors, leaders po natin. Nagit sa lahat sa mga members po, I would like to invite you sa saan po natin na Each One Bring One Soul. No, para sa mga taong mga kilala natin, mga malapit sa puso po natin, invite po natin, no, dahil ito po ay napakahalagang moment po
na gagawin po natin, no, sa ating anniversary upang maranasan po nila kung gaano po talaga kadakila ang Panginoon, kung gaano po ang pagmamahalan ng bawat isang isa sa atin po, yung great love na binigay sa atin ng Panginoon, na kung talagang mahal po natin ang ating Panginoon, dapat ipakita po natin to at patunayan po natin sa Kanya na mahal po natin ang Panginoon sa pamamagitan po ng pagmamahal po natin sa ating kapwa, na sa tingin po natin ay kailangan na kailangan niya ang Panginoon sa buhay niya. So, encourage ko po ang bawat isa sa atin lahat na mag-invite po tayo, no, ng mga mahal po natin sa buhay, kapitbahay po natin, friends po natin, kaibigan ng kaibigan po natin, na ipanalangin po natin na lahat po sila ay mapadalo sa ating 40th anniversary sa August 25 po, 2020. Salamat.